Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. At ito naman ate May Chang Ame from Japan. Capricorn Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pa siya, welcome, welcome kayo sa bahay ni ate Ame. Salamat din sa mga katabanan po sa mga comments. Halos lahat kayo is resonate. Keep comments lang mga kabayan dahil yung energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang inyong energy. At salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading, nasa baba po ng video to, how to contact me. At syempre, this is a general reading, ano, kabayan. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Maaring ito is nangyari, nangyayari, o mangyayari pala. Lawakan ng isip at use your own intuition. Let's begin. Capricorn. Para yung mga crystal ko parang naghawian na. Capricorn. Ayun. Capricorn. Oh my God. The house. Minsan, ano, ikaw yung tao na parang nakita ko na minsan gusto mo ng privacy sa buhay. Maaring gusto mo mag-isa, tsaka mas relax ka pag nasa bahay. Yung iba sa inyo, ganun nakita ko. Parang mas relax kayo pag nasa bahay kayo. Kapag nasa bahay ka, nare-relax ka, talagang focus ka rin sa trabaho and then sa family, ano, sa nakita ko dito. And then we have the tower, the kingdom. Oh my God. May nangyari paghihiwalay dahil sa snake. Okay. Nagkaroon ng mga paghihiwalay. Nagkaroon ng mga... Hindi man siya paghihiwalay. Nakakita ko ng mga pagguho. No? Maaring ganun. May mga loneliness and ego. No? Maaring iba dito yun. Sa government. Basta nagkaroon ng mga something na... mga pagbabago with it comes isang foundation sa family, sa trabaho, sa ganyan. Nagkaroon ng mga ganun. And then, mag-ingat din, no? Maaring nagkaroon ng mga cheating, mga panloloko, may mga desire, seduction, and may mga pangliling lang. May snake, no? Nakakarik ko, baka may foundation kayo na may sinamahan ng snake, no? Ng mga nanglinlang sa inyo. Kaya nagkaroon mga sudden changes sa iyo. Kumbaga, nasa sa iyo ang key, no? Nasa sa iyo ang key kung lahat ng kasagutan sa... Kung ano yung mga problema mo sa buhay, nasa sa iyo yung key. Nasa sa iyo yung key sa lahat ng kasagutan sa mga nasa isip mo. Nasa sa iyo yung solution. Kumbaga, no? Maging openness ka lang. Kasi minsan nakikita ko parang... Siguro iba sa inyo may pagkatahimik, kanyan, seryoso, masyado, no? Maaring gano'n, no? Iba, not all, pero maging openness lang and may mga nakikita ko na mapufulfill something, no? Well, nasa sa'yo yung key. Nasa sa'yo yung key talaga to fulfill your dream or to fulfill yung mga gusto mong mangyari sa buhay. No, nakita ko dito. Kumbaga, nasa sa'yo yung key kung gusto mong iwanan itong si Snake or kung boss mo man ito or sa trabaho mo man ito, sa government man ito, so something ganun. May nakita ko official building, mga government, kaya may nakita ko ganun eh. Hindi ko alam kung saan ka nagtatrabaho. Basta, yun, may nakakita ko ganun. May sitwasyon na authority, maybe the boss, ganyan. Maaring may nagkocontrol sa'yo or may nagcontrol sa'yo. Maaring ganun, no? May nagsedak sa'yo, maaring gano'n din sa iba. No? There's a snake kasi ako nakita. Tingnan natin ilagay si ano natin. Kailangan ng atin ng space. Okay, Capricorn, let's begin sa ating tarot card. Days of one, you need to take it action, di ba? Nasa sa'yo ang lahat ng solusyon. Nasa sa'yo ang lahat ng solusyon sa mga... Nasa sa'yo ang lahat ng answer.
you need to take it action, no? Kung saan ka man sitwasyon na naroon na kailangan mo ng solution o answer, nasa sa'yo yun, no? Kung magte-take it action ka. The Star and the Ten of Pentacles. The Hangman. Unta mo, wala kang ginagawa. Sabi ko sa'yo, you need to take it action. Wala kang ginagawa. Nakahang ka lang dyan. Hindi ka nag-move, no? Naghihintay ka lang ng mga answer. Sabi ko sa'yo, nasa iyo ang lahat ng answer. Nasa sa'yo to unlock. Okay? Nasa sa'yo yung destiny, kumbaga. No, ikaw ang makakasagot, ikaw rin ang makapagpabago ng destiny mo. Ikaw may hawak ng key, okay? Galing mo, puro pentacle, oh. Pentacle dalawa. Okay. Seven of Pentacles. May hinihintay ka, no? Naghihintay ka na maging na yumaman? Naghihintay ka ba na yumaman? Naghihintay ka na maging masagana ang iyong pamumuhay? Naghihintay ka ng something? Yeah, naghihintay ka na maging maluwag ang pamumuhay mo, no? Naghihintay ka ng anuin? Ng mga reward sa iba, naghihintay ng reward, naghihintay ng resulta. Yun. Sabi ko nga sa'yo, nasa'yo ang key para mabago ang iyong destination. Okay? And then, nahando sa may lungkot ako nakikita sa'yo, no? Ando naman sa nakikita ko na alam mo naman din yung katotohanan. May alam ka ng katotohanan pero hindi ka nag-move. Parang nakita ko na to in the past. Okay? Tingnan pa rin natin. Pero hindi ka nag-move. Alam mo na ang may mga maaaring may nag-a-advise sa iyo, no? Iba't ito may kinat sa buhay. Maaaring may nag-a-advise naman sa iyo pero parang siguro pinag-iisipan mo maaaring ganun. Maaaring iba sa inyo is naka may financial problem. Ah, just wait a minute. May lungkot kasi ako. May lungkot, maaaring 'yun, maaaring may financial problem o hindi pa ganoon talaga kasi ang naghihintay ka na maging maganda yung buhay niyo, eh, no? Parang nagsisisi kayo sa mga may mga pinagsisisihan kayo actually na naganap sa buhay nyo. Maybe this is a past or current, ganyan. Na may sitwasyon na na-disappoint ka. May nalaman ka na na-disappoint ka. No? Or merong mga nangyari. May sa may regret, disappointment. Parang you feel failure to something. Yan na. May sadness and loneliness nga ako nakita. May despair and isolation. Ganyan. Maari sa iba, no? Maaring may nawala o may nawala. Pareho lang naman yung sinabi kong yun. Ano ba yan? And then, ano pa nakita ko? May mga nakikipag-collaborate sa'yo, no? Ang nakita ko dito. Hindi ko alam kung ano yung trabaho mo, pero may mga tao na nakipag-collaborate sa'yo at nahandun yung mga tao na natutulungan mo sila sa nakita ko, no? Natutulungan mo sila sa ginagawa mo. Ang nakita ko, yung mga lumalapit sa'yo, eh. And then you helping yung mga tao na to. Ang nakikita ko. And then, handito ka, focus ka dito sa ginagawa mo. Focus ka naman and nahandun naman na focus ka sa trabaho mo. And you need to take it action to make it real lahat ng gusto mo, no? Kung gusto mo matupad talaga yung mga goals mo sa buhay, yun na nakikita ko sa'yo. This is the time talaga to make a solid beginning na ma-reach mo yung goal mo, no? Na mag-focus ka sa goal mo. Kailangan mo rin ng pag-iipon ng pera. Sa nakita ko dito, handa yung misa, nag-iisip ko na na I need change, no? Sana may mag-change naman sa destiny ko. Sana may mga pagbabago. Sana there's a hope. And sinakita ko naman, this is the time to revert, no? Unlock. Unlock yung mga nakalock, okay? Unlock your destiny. Ang sinasabi nga dito, unlock your destiny.
No, maaring there's a snake or there's an authority ako nakikita na maaring ang sa trabaho or sa family, no, nagkakaroon siguro ng mga kahigpitan, o maaring dun ka na i-stuck, or yun nga kumbaga, maaring dun ka nag-focus sa mga may na-disappoint ka. Then parang, ayun, no, kasi in the past talagang, well, the past na naman yun na parang there's something happen ako nakikita na na-trap ka, ganyan. Maaring sa trabaho, sa relasyon, sa family, sa kaibigan, sa business, ganyan. Tingnan nga natin. Nine of Pentacles. Ba't dito may new love? Nine of Pentacles. Bakit po 2 of Swords? Bakit po 2 of Swords yan? Bakit po 2 of Swords? Galing mo, dalawa o Page of Pentacles. Talagang you need na talaga to move on or to take it action and focus, no? Ang sinasabi dito para maging masaya ka. Ayan, no? Kasi nandun ka sa part ngayon na parang hindi ka pa rin na, parang hindi ka pa rin nakakawala kung nasaan ka, Capricorn. Yun ang nakikita ko. Kasi parang paulit-ulit yung cycle mo. Parang nandun ka kasi sa part na hindi ko alam kung may binila ka sa buhay, sa hindi ko alam kung may binila ka, ganyan. Yung iba may kinat or may binila ka sa buhay nila. Andun ka sa sitwasyon kasi na ayaw mong harapin yung, ayaw mong hindi kayo hindi mo ka makapag-desisyon. Kumbaga, no? Hindi ka makapag-desisyon, hindi mo kayang harapin sa ngayon, no? Kasi may takot kang nararamdaman sa mga mangyayaring resulta, kumbaga. Hindi mo alam kung magko-crossroad ka, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. You need to use your mind and intellect if you want to crossroad, ano? Sa nakita ko dito, sabi nga dito, you need to unlock your destiny, no? Yan, unlock. Ah, nakita ko dito, kung gusto mo talaga na magbago yung chase o magbago yung buhay mo, kasi ang dami, nagwi-wish ka na rin sa taas eh, actually, natulungan ka naman, konti may pagbabago. Paano kanya tutulungan kung hindi ka naman nagtitiket action? Hindi naman yung bigla na ibibigay sa'yo na, binibigay nga sa'yo, pero hindi ka naman gumagalaw. Wala din, diba? Kung maganahan dun kasi na iba, maaaring pumapasok sa intuition nyo na ganito gawin nyo, ganyan, pero hindi, wala rin, ganap, no? Yung nakita ko, and you need to focus, sasabi dito, you need to face this, ano, obstacle, yung decision sa buhay mo. No, difficult decision man to, ano man yan. Kasi nahandun ka sa part na waiting option ke, kumbaga. Inaano pa siya, tinitimbang, parang, o pinagpipilian mo pa siya, kumbaga, ganun. No, well, kung gusto mong magkaroon talaga ng masaganang buhay, di ba? Harapin mo ang sitwasyon. No, kasi we have the Nine of Pentacles, so ito yung mabibili mo yung gusto mo, maganda yung magiging buhay mo, may wealth and prosperity ako dito nakikita, yan, komportable yung buhay mo, luxury, mabibili mo lahat. Oh. You need to focus lang talaga, focus and decide. Kasi dasal, magiging masaya-masaya ka. No, nakita ko. Kasi nahandun sa part talaga, naghihintay ka ng something, naghihintay ka ng pagbabago. No, sa nakita ko sa'yo dito. Ayaw ko na nga ba eh. Anong pagbabago. Tingnan mo, oh, nag-ano yung ano mo. The Wheel of Fortune mo, bumaliktad. There's a delay, okay? Kung ano man yung hinihintay mo, maaring may delay, no? Kung ano man yun. Hindi ka pa talaga makapag-new direction sa buhay mo. Sabi ko sa'yo, tama ang sinabi ko sa'yo, di ba? You need to use your intuition. Makinig ka sa intuition mo. Now, listen to your inner voice. Kung ano sinasabi ng gut mo, ng intuition mo, ng instinct mo, totoo yun. No? Kaso, parang ang nakita ko, hindi ka nakikinig. Hindi mo lang siya pinapansin. Maaring ganun. May pumapasok man sa iyong idea, hindi mo lang siya pinapansin. No, you need to be strong. Ang nakita ko dito, you need to be strong. Kasi strong ka naman eh. Strong ka. And sabi mo yung gusto mong sabihin. Ah, nakita ko dito. Lakasan mo yung loob mo. Alam ko na ikaw yung tao na hindi ka naman madaling masiraan ng loob. No?
kailangan mo lang talaga ng tatagan yung sarili mo. Be confident and ganun. Kasi yung cycle mo, there's a delay, may nakikita rin ako na maaring there's a bad luck ako nakikita na magaganap or nangyari na. May bad luck bang nangyari? Nalo-loss of control ka. Parang hindi ka pa makapag-change. Kumbaga, nilalabanan mo kasi yung pagbabago. Ikaw yung lumalaban. Pinipigilan mo. Handog ka sa nag-setback ka. Kumbaga, handog yung sa... maaring may gumagambala sa'yo. Ganyan, maaring ganun. Na may iniisip ka siguro kaya hindi ka muna makapag-move on ng new direction. Parang hindi mo wini-welcome din kasi yung pagbabago sa buhay. Ganun. Hindi mo pinakikinggan yung intuition. Matingin natin na kanilang will of fortune. Bakit will of fortune? Okay, may mangyayaring bad luck na may related ang trabaho, pera, ano to, business, sa iba ganun. Basta may bad luck na meron kang marireceive na bad luck. Kasi there's an, may post dito eh. Sabi ko sa'yo, diba, there's an authority dito. Ayan oh, sabi ko sa'yo may maliling lang sa'yo oh. Baka maliling lang ka sa pera. Mag-ingat ka. May magsesedak sa'yo, may mandaraya, may cheating, ako nakikita. May ahas. Baka hindi mo alam, inaahas na yung pera mo, yung sahod mo, or another situation pa, no? Mag-ingat ka. Basta kung ano yung naisip mo, you listen to your inner voice. Kasi sabihin daw niya yung sa'yo. Kung gusto mo magpunla at may nilagay kang pera sa isang stock o bumili ka ng something kasi sinihintay mo resulta o nag-exam ka, ganyan. Basta there's something a delay, may bad luck. May bad luck na mangyari. May mga delay-delay. Maaring pagsisihan na. May mga pagsisihan, may mga disappointment na mangyari. Ayan, may lungkot, loneliness, and sadness. No? Tingnan natin. Maaring ito, related to dyan. Sa bad luck. Hindi ko alam kung naglabas ka ng pera. Naglabas ka ba ng pera? Basta ko, baka maling lang ka. Five of cups. Bakit Ace of Cups? Ang nakita ko dito, may mga disappointment na maaring may mga hiniling ka sa taas na hindi mo pa talaga sila na-achieve o hindi mo pa nakukuha, nare-receive. Ganyan. Or maaring may mga regret na nangyari na na-related ang love. Maaring iba dito is nakahiwalay. Nakahiwalay ba kayo? Mga ganyan. Kasi nakita ko may mga deep-wounded eh. No, may mga deep-wounded, may umalis at may naghihintay. Meron din ako nakita na... Nakita ko sa inyo, Capricorn, parang may part kayo na gusto niyo mag-isa kayo. Kasi nagkaroon ng mga... may maaring may winidraw ka na
na o may gusto kang i-withdraw, maaring ganun. Kasi sinasabi dito, may gusto kang i-withdraw na back and forth yung nararamdaman mo, back and forth siya. Uurong susulong ka. Tapos hindi mo alam kung magre-retiro ka or babalik ka, something ganun. Basta naghahanap ka ng katotohanan to something, nagsisiyasat ka sa sarili mo kung kaya mo ba o hindi. Patient ka sa sitwasyon na to, pero nagkakaroon ng regret. No, maaring may hindi ka nakamit na something sa buhay mo. No? Baka naghihintay ka pa ng kasagutan. Andun kasi na part na nai-stress ka, no? Hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi ka nakakapagtulog, stress, anxiety, depression, feeling mo natalo ka talaga, your failure, feeling mo talunan ka, nawalan ka na rin ng pag-asa, parang yung mga dumarating sa yung mga siguro na mga problema, parang sabi mo, kaya pa ba? Diyos ko, parang suktul-suktulan na to. Parang ganun, parang ang daming mong naging regret sa buhay. Ang daming mong naging sakit eh. Kumbaga, ano ka, parang ang lapit mo sa mga toxic person, sa mga ahas. Ganyan, sa mga, madali, wag ka magpapaning lang. No? Wag ka agad magtiwala. Ang nakikita ko dito. Handun ka sa part na nakita ko na parang kahit nagkakaroon ng regret, halimbawa sa isang relasyon o sa isang pamilya o sa trabaho, kahit na nagkakaroon ka ng disappointment, parang you feel na parang hindi ako umaasenso dito, na you feel na parang failure ka naman doon, o nagkakaroon ng regret, nalulungkot ka o na something doon sa part na yun, pero handun ka pa rin na you keep going. No, nagfa-fight ka pa rin doon at hindi ka pa rin sumusuko. No, nakita ko dito. Kasi umaasa ka na yung mga wish mo na gusto mong matupad, baka sakaling nahan doon. Handun yung parang nag-iisip-isip ka pa rin naman. Nag-iisip-isip ka dito sa sitwasyon na to na gusto mo nang mag-i-withdraw o gusto mo nang mag-retire dito o gusto mo nang umalis something. Naghahanap ka ng liwanag, no, kumbaga. Kasi nakikita ko sa iyo na I don't know, maaaring naghihintay ka ng something. Pero nakita ko to, this is the time to go. No? If you want na makapagbabago talaga sa buhay mo. Yan yun. O maaaring meron pang pagpaplano. You need to, kasi nakita ko, you need to move forward sa mga plano mo. Kasi it's time na siguro na to go. No? Explore. You need to explore. Magiging masaya yung mga magiging choices mo. If ever. Na nakita ko sa'yo. Queen of Swords. Maraming iba sa inyo may sumusuporta sa inyo, may nagbibigay ng advice sa inyo, no? About dito sa problema niyo. Ayan, kukuhanin na nun ng anak ko yung ating card. Nak, anak, wag po yan. Alika, dyan na. Yung iba dito, ano? Ibang lengguwahe. May ibang lengguwahe ako nakita. Magkaiba ba kayo ng lengguwahe ng ano mo? Partner mo? Or ano ka? Nasa ibang bansa ka? O kaya may nakakasalamuha kang ganun. Ah, nakikita ko rin naman dito. Ang galing mo, dalawa Queen of Swords natin. Oh. Ito mo. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo. No? Nakita ko dito. Kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Ikaw yung tao na mabait. Magaling ka makitungo eh. Magaling ka makitungo sa lahat ng tao. Very creative thinking ka. Work ka rin sa feelings ng mga tao. Wise. May compassion. Magaling ka mag-advise actually, no? And talagang supportive ang nakita ko dito. Totoo kang tao naman din nakita ko. May pagkatotoo ka rin tao. Parang duda yung si ate nyo. Hindi naman. Handoon yung maging totoo ka lang sa sarili mo, makakalaya ka kung nasaan ka. King of Cups. Tama, kahit ito to si Edit eh. Kahit ito si Edit eh, sinasabi na kailangan mo na i-close
Maaari may nalaman ka na rin naman katotohanan, maaari may nagbibigay sa'yo ng mga advice, so it comes sa sitwasyon mo, no? Ang nakita ko dito, you need to end tong sitwasyon na to na nalulungkot ka, na nahihirapan ka, no? Kailangan mo na rin na ano, you need to sabihin mo yung gusto mong sabihin, ganyan. Matalino kang tao, no? And nakita ko naman na kailangan mo ng confidence, no? Iba dito baka may inaaral, gustong mag-aral, o may inaalam kayo na something, baka nag-aaral kayo. Baka may dinidevelop kayong skills, no? Sa nakita ko dito, you need to speak out and kailangan mo ng new direction, kailangan mo ng layunin, no? Kailangan mo magkaroon ng mga bagong layunin, start a new mental health. May mga ideas ako nakikita sa'yo, no? You need to embody the lesson you learn, no? Nakikita ko dito. Pero you need to take it action, syempre. Hindi ko alam, basta parang iba sa'yo baka nag-aaral or may hindi kayo mag-research, ganyan. Ang nakikita ko dito. Tingnan natin si ano. Bakit punahan dyan si Dip? Naghihintay kayo ng direction nyo eh. Dip. Puro lang kayo hintay. Ah, okay. Kailangan mo na. My God, may nang babae. Ibig sabihin, you need to end this situation. Sa iba dito is, niloko kayo ng nakarelasyon nyo. No? Na sinasabi dito na kailangan mo nang i-end itong sitwasyon na to. Ang nakikita ko. Kasi may alam ka na rin katotohanan eh. No? Kung you need to speak out. Sabi mo yung gusto mo sabihin, ganyan. Kung gusto mo pa siyang kausapin, no, ang nakikita ko dito. Naghihintay ka rin ata sa kanya. Talagos. Parang naghihintay ka rin sa kanya. May nagkaroon ng hiwalayan, ano? Nagkaroon ng mga gaguhan, no? Nagkaroon ng mga pain, sadness, deep wound, yan. Binakstab ka. Maaaring iba sa inyo, masakit yung likod. No? Nagkaroon ng mga abandonment. In the past, ano, may nakita ko na maaaring may namatay. May namatay na mahal nyo sa buhay. O malapit sa puso nyo. No? Nakita ko dito. Maaaring, o ganun. May nakita ko. Maaaring may namatay na lovers. Pinatay agad si ate, pinatay. Haring ganun. Ganun lang. Hindi naman kayo lahat yun. Okay? Start a new beginning. No? Start a new beginning. Tama na dyan ka. You need to abandon kung nasaan ka ngayon. Nasa dark place ka kasi. You need to abandon. Kung kailangan mo mag-aral ng another skills o i-develop yung skills mo, gawin mo. Mas makakatulong yun sa'yo. Queen of Wands. Kailangan mo ng fresh start. Okay? Beginning. Kailangan mo ng pagbabago. And syempre, take it action. Okay? Oh, devil. Sabi ko sa'yo eh, baka boss mo to, o kaya boyfriend, girlfriend, or asawa. Yan o. Nasa yung lahat ng solusyon. The devil and the ahas. May mga panliling lang, ano. May tao na, may tao ako nakikita na malapit sa puso mo. Tao na maaaring tinutulungan ka o binibigyan ka ng, basta tinutulungan ka maaari, tinutulungan ka, binibigyan ka niya ng advice, maaari. Na maaari nagkaroon kayo ng hidwaan or pag-aaway in the past, ganyan, na may bad intention sa'yo. Ang nakita ko dito. May mga tension ka pa na hindi nare-resolbahan, ano? Kasi maaaring nabubuli ka, binubuli ka ba ng boss mo, binubuli ka ba na, may tao kasi nakakatulong sa'yo, tao nakakatulong sa sa'yo, pero nahando sa masyado kanya kinokontrol, masyado kanyang hawak sa ulo, kumbaga, hindi ko alam kung binubuli ka niya o ano, you know, may bully ako, may nakikipagkumpetensya rin, kompetensya din sa iba. Tingnan natin si Devil. Devil.
Kailangan mo ng lakas ng loob dito kay Devil. Masyado kang mabait sa kanya. No? Baka nga boss mo to, or asawa, or ano man. Or boyfriend, girlfriend. Masyado kang mabait sa kanya. And kailangan mo lang tibayan ng loob mo. Labanan mo siya. Eh, paano niya po ito nalabanan? Paano niya po yan nalabanan? Ang sabihin niya. Paano niya po lalabanan si Devil? Ay, make a new beginning. Doon, baka nanalo ka daw. Make a new beginning. Maring a part of the family? Yan yan? O naging pamilya mo siya? Ano kasi na nagtitimpi ka lang? Ano? Nagtitimpi ka lang sa mga sitwasyon na meron ka ngayon, no? Iba dito may travel. Talaga, minsan isipin mo rin yung sarili mo, no? Huwag ka maging hangman, ano? Sa nakita ko dito, you need to travel or you need to change. Need mo ng transformation sa nakita ko dito sa'yo. Huwag ka lang magtiis. Gusto mo maging masaya? Lumabas ka dyan. Make a new beginning. Ayan, no? Sabi ko, paano malalabanan? Make a new beginning. Malalabanan mo daw. Okay. Three of Pentacles. Ano ba dapat natin malaman kay Three of Pentacles? Di mo napansin? Parang palaging ano oh, nagdodoble yung ano mo. Three of Pentacles and Three of Pentacles. So parang daming tao. Daming tao mo nakakasalamuhan. Ano trabaho mo? Capricorn. Dami mong trabaho, ay dami mong tao nakakasalamuha. Iba-iba, may ibang lingwahe, ganyan. Handa sa part na talaga nagkaroon ng mga, maaari nagkaroon ng party, or sa trabaho, o sa magkakaibigan, o kaya sa family, malapit sa puso, magkakapatid, na nagkaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan. No, ang nakita ko dito. Then, nagkaroon ng gulo, tensyon, iritasyon, nagkipag-competition. May mga nangyari na mga natapakan ng ego. Ganyan. Disagreement. Aggression. Struggle. Battle. Agreement. May mga nagdedepensahan. No? Sa territorial, maybe. No? Nakita ko dito. Nagkakaroon kasi kayo ng lack of control or lack of cooperation. Maari, no? Kaya nagkaroon ng mga hindi na pagkaintindihan. No? Sa nakita ko dito. Kung maganahan doon sa nasaktan ka, no? Nasaktan ka talaga. Kasi hindi mo inaasahan na mangyayari pala to. Sa hindi mo, sa ganun, hindi mo alam na mangyayari pala yun. Kaya nagkaroon ka ng mga deep hurt, maaari nagkaroon mga separation sa iba, sa magkaka relasyon, no? Maaring ganun. Kasi nakita ko maaring may, there's a third party ako nakita. No? Tignan natin. Ano yung three of swords? Tama, o, tatlo pala yung three mo, o. Tignan mo, 333. Tingnan mo, ano mo, i-research mo kung ano yung 333. Okay. Parang iba dito karelasyon. Parang nakita ko dito na parang, dito sa sitwasyon na to, relasyon man yan, trabaho man yan, business man yan, family man yan, o friend man yan. Dito sa sitwasyon na to, nakita ko kasi parang ikaw lang yung give. Ikaw lang yung intindi. Yung other part, yung kabila, take lang siya ng take. Ikaw lang yung nagbabalanse dito sa sitwasyon na to. No? Sa relasyon na to. Ang nakikita ko. Kasi nakita ko may bonding eh. Yan. Ano pa nangyari sa Five of Wands. Ang dami gusto mong sabihin. Oh, okay. Wala, ang dami. Nalungkot ka talaga, no? Doble-doble. Nalungkot ka. Inisip mo talaga siya every night. Kasi andun yung part na nag-focus ka. Na-excite ka, tapos parang there's something happen na lang bigla na hindi inaasahan. Nakita ko rin kasi may mga tao na nagsinungaling sa'yo. May mga sikreto at may mga hidden. No? Ang nakita ko dito. May mga very playful person ako nakita. Na parang hindi siya seryoso. Parang anything is laro para sa kanya.
Yan ang nakita ko. May tao na ganun ako nakita. Kailangan mo maging matapang. Pwede to abandonin kung nasaan ka ngayon. Ano? Pero nasa yung ano. Solution. Page of Pentacles. Page of Pentacles. You need to focus, no, sa lahat naman ng pangarap mo sa buhay. No? Huwag ka lang mag-ilusyon. Huwag ka lang mag-daydream. Kailangan mo mag-focus and take it action. Galing, oh, meron tayong 4-3. Ay, hindi ka, 3 of Pentacles. Ganun pa rin, 4-3. Oh, magsasucces ka. Tingnan mo, oh. Magsasucces ka sa buhay. Kapag mag-focus ka and take it action. Action to make it real, ang sinasabi, no? Andito this a victory and success. Ano po ang ano? Three of Pentacles. Three of Pentacles. Yan, matatapos na daw yung mga problema mo. Kailangan action, ha? Mag-action ka. Six of Wands. Yung mga wish mo o yung mga pinapangarap mo, matutupad mo na. You need to take it action and focus dito. Kailangan mo ng solid beginning. No? To settle your goals. Yun ang kailangan. Sasabihin mo, ay talaga, magbabago na. Hindi. If you take it action, no? Ang sinasabi dito, kailangan mong mag-start ng solid beginning to settle your goal. This is the time. Then, talagang magsasuccess at magsasuccess ka sa buhay. Lahat ang iniilusyon mo, iniilusyon mo lang, lahat ang pinapangarap mo pa lang, dati, makakamit mo. Natatapos yung mga problema mo. You are the boss in your life. Make a rule. Kailangan mong gumawa ng rule sa sarili mo. Magsasuccess ka. No? The star. The star. Kailangan mo ng revert, no? Ang nakita ko dito. The star. Akala ko tapos sa itong problema mo. Naku po. Just may marimara. The King of Swords in reverse. The star. The magician. The Eight of Wands. Okay. Sa nakita. Okay, so you need to take it action talaga. Sa nakita ko dito, handa sa humihiling ka ng pagbabago, ng changes sa taas, ano, kay universe. Naghahanap ka ng tamang direction mo, ng tamang positive destination or clear path sa buhay mo. Na minsan naghihintay ka na lang din na ano ba to? Ng miracle, kumbaga. Nung naghihintay ka ng tamang direksyon nga. Kasi, ang alam mo kung bakit hindi ka mawalan-mulan ng tamang direksyon. Ay, hindi mo makita yung tamang direksyon sa buhay mo kasi nakapokus ka sa mga regret, sa mga sadness, sa mga nawala, sa mga pinagsisisihan, sa the past. Okay? Meron ka pang opportunity sa nakatito sa likod. Oh. Pansinin mo to. Nandito ka sa dark. Oh. Nahando ka lang sa focus sa mga na ano kayo. No? Yun. Naghihintay ka lang ng miracle. Ang nakikita ko dito, wish ka lang ng wish, hiling ka lang ng hiling ng changes, pero wala ka namang ginagawa. May nakita rin ako na tao na diktador, manipulative. Hindi ko alam kung may nanakot sa'yo. No? Handi yung sa aring, maaring may time na naging marahas sa'yo. No? May pagkabrutal ang siguro mo siya magsalita o baka mahigpit. Minsan magsasalita siya na wala sa katwiran eh. Walang galang. Kaya something ganun. You need to ng fresh start ang sinasabi dito. You need to take it action. King of Swords in reverse. King of Swords in reverse. Pwede dyan. Okay. King of Swords in reverse. Nandun ka talaga sa nagtitimpi ka lang. Nagtitimpi ka lang. Nagtitiis ka lang kung nasaan ka meron ngayon.
naghihintay ka lang talaga ng magpagbabago pero hindi ka kumikilos. As in, may nakita rin ako dito na tao na hindi mapakali. Tao na hindi ko alam kung may bisyo siya o nabubuli siya. Walang awa. Yun nga, bastos, hindi siguro walang galang or may nasabi siya na hindi maganda sa'yo. Maaring ganun. Walang taktika, unfocus. Andito din ikaw sa nakita ko na unfocus ka rin sa nakita ko dito. Mahina ka eh. Mahina ka, Capricorn. Mahina ako nakita na powerless ka talaga. As in. May mga forceful ako nakikita sa iba. You need to take it action. Make a fresh start. Huwag ka lang magtimpe. Huwag ka lang maging hangman. Okay, isipin mo rin yung sarili mo. Oh. You need to travel. Gusto mo na kasiyahan, go. No? Make a new creation. Hard worker ka naman. Another path ang kailangan mo. Kailangan mo ng healing. Make a new beginning. Magiging masaya ka sa buhay. And that is for you for today. And sana, kahit paano nakapagbigay ako ng payo sa'yo and nakuha ko ang energy mo. Arigato, namaste. God bless.